Okay, so yun nga, tuturuan at welcome back sa channel natin. Siyempre, buddy, kailangan. Nakalimutan mo mag-intro, ha? Hindi, ang mga intro natin, meron na yan eh. Nasa, buddy, edit mo. Mendoz! So yun nga, eto na. Eto na, ang tawag dito is Lecture 101. Ayan, Lecture 101. Lecture muna tayo bago tayo dumating sa practical. Oh, sige buddy. Turo mo muna. Kita niyo naman. Seatbelt. Ayan, unang pinaka-importante. Apart, naka-handbrake, 'yan. Naka-ano na siya. So bago tayo mag-pandar, na-start ko na rin. Ito yung start para sa mga manual. 'Yan. Siyempre pag automatic kasi dipindot 'yan eh. Oo. Ito kasi manual. Tama, tama. Manual pero yung transmission is matic. Ayan. Automatic transmission ang tawag diyan. Okay. Kasi kung manual siya, may ano 'yan. Baga, hindi siya straight. Primera, segunda. Okay. Primera, segunda, trasera, kwarta. Yun, alam ko yun. Sixta. Alam ko yun, buddy, kasi alam ko mag-motor ng ano eh. Ayan. Mga decambio eh. Yun, meron kasing ganun. So, mag-i-start na tayo, syempre, bago tayo mag-umpisa. Ang pinaka-importante sa lahat. Sa lahat, ang lisensya. Ayan. Hindi ka pwede mag... Yun, paki-blurred na lang sa mga, sa editor ni Kuya, Kuya Mike eh. Which is professional. Ayan. Yeah, kasi, ayan o, professional, buddy. Siyempre, yung lisensya ko pinagkakakitaan kung kailangan ko ng professional. Ako, non-prop lang ako eh. Sa dinalalaman ng iba, dati rin akong lalamove. Lalamove, napakasipag neto. Siyempre, kailangan natin ng extrang kita. Siyempre. Extrang ano, yan. Okay. Siyempre, first step, siyempre, dapat nakaapak tayo sa preno. Ayan, preno. Para in case, no matter what happens, hindi siya aanda. Ayan, ayan, ayan. O in case na may makalimutan ka, bigla mong maano. Okay. Or hindi siya agad naka-handbrake, ganyan. Okay. So, bababa mo ngayon yan. Handbrake. Yan. Ha, yan. Reverse. Yan. Yan yung reverse natin. Yan. Kasi mababa yung kabit ng camera niya. Sa iba, hindi siya okay. Pero sa akin, oh, good siya. Mas sanay kasi ako. Madali ako mag-adjust. Mas okay ito sa akin kasi yung mga object na maliliit, makikita mo. Yeah. Mga nasa gilid, parang di mo siya masakit. Minsan kasi, hindi siya kita. Yan. Hindi kita. Yan. Kaya okay rin siya na nasa baba. Nakikita ko siya ng buong. Atras tayo pounting. Atras tayo. Okay. Oh, pagkatapos ng reverse, saan mangyayari? Pag reverse, syempre under ka na, pupunta ka na sa drive. D. Sa D. Which is ayan. D. D, drive. Kung makikita nyo guys, meron yan tinatawag na 3 and 2. 3 and 2. 2 and, 2 and 3. Yan. Yan. Ang purpose kasi nyan, halimbawa yung mga paakyat. Paakyat. Yan, dyan mo magagamit yan. Or in case... So pag paakyat sa 2 o 3? 2 and then pwede mo naman siya ilipat ng 3 na hindi mo naman na kailangan tumakas. Ano yung 2? Parang segunda? Segunda yan. Segunda yung 2. Para kaya niyang tapos buhatin gano'ng mas... kabigat yung dala mo. Halimbawa, punong-puno kayo rito. Oh. Kumbaga ilang seater, yan. Tapos yung 3, trasera? Trasera, which is yung additional na cambio na para magdire-diretso ka. Okay, okay. Yan. Pero pag normal driving lang sa D tayo. Mag-drive yan. Bawa, mga patag. Oh. Yan, drive. Pero pagka may mga paakyat, yan, magagamit mo yung 2 and 3. Okay, kasi, okay. Kumbaga sa mga baguhan, halimbawa, yan, hindi nila maintindihan yung 2 and 3. Sa iba kasi, plus negative yan eh. Oo. Oh. Pares lang yan, 2 and 3. Baga hindi pare-pares ang transmission ng ano? Oo. Yung meron kasing mode na tinatawag na hindi ko magets eh. Hindi ko pa siya actually nagagamit. Pero, matik siya, pwede siya maging manual kasi meron siyang manual na system. Okay. Nasa ano tayo ngayon, crossing. Unang tingin mo kaliwa and then kanan. Ayan. So pag free, yan, kaliwa ka gano'n. Nakikinig ka ba, babe? Oo, oh, syempre, nakikinig ako. Nakikinig ba kayo, guys? Yan, yan o. Guys, makinig kayo sa akin. Umuo sila, ayan o, umuo. Para smooth lang. So pag nagka-drive tayo, pag mga ganyan lugar, ang mga takbo natin dapat mga 40 lang. Yan. 30. Safety-safety pa rin safety dapat. Lang. Kasi ang purpose niya kung bakit kailangan nating mabagal para ma-pull natin yung preno. Which is yun yung sa opinion mo lang. Kaya kailangan mabagal talaga siya. Paano yung pagtapak sa gas tsaka preno? Dalawang paa ba dapat? Hindi pwede. Sampa? Dapat isa lang. Kasi may naririnig akong ganong gumagawa na tao eh. May ganon eh. Pero para sa akin hindi siya advisable. Yung kaliwang paa, pang clutch lang dapat? Oo, oh, pang clutch lang talaga. Kung ano ka, kung manual. Kung manual. Pero kung matik, hindi siya ina-advise na ang kaliwang paa mo ang preno? Nasa preno. Ang kanang paa mo ay nasa gas. Kasi halimbawa, mamiscalculate mo. Halimbawa, nagkamali ka. Tsaka hassle eh. Oo. So yung dalawang paa mo nakaganon. Eh kung mahaba yung biyahe nyo, halimbawa traffic. So, ang sakit sa paa. So dapat kanan lang. Naka-rest yung isa,
nandito lang yung isang paa mo, kasi nga automatic tayo. Tapos isang paa lang yung gumagana. At least makokontrol mo eh. Kumbaga parang matiteknika mo. So yeah, pagka nagda-drive tayo, bawaya, may mga crossing. Bagbagal kasi yung iba kasi nakikita ko talaga na kahit may gantong halimbawa yan. Yan, pumasok. Oh. Ang tawag sa ganyan, first stop, first to go. Ano ibig sabihin nun? First stop, first to go. Nauna ka sa corner. Oh. Kung sino yung nakita mong nasa ano na, intindi ko lang naman, hindi naman ako magaling, pero meron mas magaling sa akin na teacher talaga dyan. Kung sino mas una yung uso ba? Hindi, unang dumating sa yellow box, halimbawa yan. Ano ba tawag dito? Junction tawag or intersection? Intersection siya man matatawag kasi may yellow box eh. Tapos may pedestrian, yan. Pag walang natawid, okay ito, na. Ibig sabihin ito, intersection, yung box na yan. Importante pag pupunta kayo sa isang lugar, halimbawa kakanan ka, always take signal light. Tama. Kailangan maging habit mo na ang gumawa ang mag-signal light kasi para ma-inform yung nasa likod na sasakyan kung saan way ka papunta. Gaya nito, paliko tayo. Kanya, pakaliwa tayo. Pakaliwa tayo. So, kailangan naka-signal light tayo tapos sisignal tayo gano'n. Yung tinatawag na passing light. Sasandilan tayo guys. Ate Teen! Hello! Anong next natin? Hi. Ang gagawin natin, pag halimbawang kukuha ka ng ano, dapat maghahasad ka. To inform everybody na U-turn ka. Mag-U-turn ka. Ganun pala yun. Dapat hazard? Hazard talaga dapat. Yan. Kasi kililipat tayong ganun eh. So, dire-diretso na tayong ganyan. Nakikita nyo naman. Paano ako magmanehong ganyan? Ako naman eh, may alam naman ako sa kalsada. Kasi nagmomotor naman ako. Basta advice ko lang din, huwag kumain ng linya. Oo, huwag. Always dapat nasa linya. Nasa linya ka lang dapat. Nasa linya mo. Oo. Kaya nga may harang sa gitna yan. Siyempre, ano purpose niyan? Oo. Kasi halimbawa, meron kasing tricycle na laging nasa gitna, which is bawal naman talaga. Gaya niya, overtake. Pag may nakita mo may umovertake sa'yo, magbigyan mo, magbagal ka. Kasi umovertake siya. Kaya dapat sa kalsada, tatandaan nyo guys, tatandaan mo rin, Bay, tatandaan nyo lahat. Dapat lagi tayo nagbibigay. Pero kami, alam mo ba, buddy, meron kaming mga driver na 4 wheels. Kasi driver din ako ng 2 wheels, saka meron din 4 wheels. More than. Kami, ang nasa mindset namin lagi, pagbibigyan yung mga motor. Kasi maliit na ano lang yan eh. Maliit na sasakyan lang yan. So, kumbaga, hindi mo na siya kailangan git-gitin or something. Kasi maliit na sasakyan lang naman eh. Yan. Paano mo malalaman kung naka-straight yung gulong mo? Kasi syempre, pangit naman yung pagbalik ko. Yung palang gusto ko malaman kasi, ang iniisip ko, kung ilang beses mo siya iniikot, ganun na beses mo din siya ibabalik. Kaso minsan, hindi mo siya matatanda kung hindi mo yung nga eh. Ayun ang problema. Ganito yan. Yung isang technique dyan. I-park muna natin. Handbrake. Ikaw maniniwala ka straight ang gulong pag ganito ang manibela. Paano mo malalaman? Kung straight na. Ganito yan. Diba? Mawa, yan yung pinakadulo ng parking. Yung bakal na yan. Magtitira ka ng konti. Diba? Ina-drive mo. Matay. Ikaw muna naka-park. Ngayon, ahabanti mo ng konti. Pag... Saan papunta yung direksyon? Ayun, pag ganun, medyo kumaliwa. Kumaliwa ibig sabihin, yung gulong mo, nasa kaliwa. So, ibabalik mo ganun. Kasi power steering naman siya. Hindi naman siya power steering mga sasakyan ng araw. Okay. Abanti mo ulit. Yun. Ayun, okay na. Diretso na. Yun ang isang technique na mas okay siya gamitin. Yan, kaysa yung papakiramdaman mo lang. So, pag-park mo, pag nakahinto ka na sa parking, gagano mo, lilipat mo sa park. And then handbrake. Nilay mo. Merong handbrake na ganun. Yung iba may handbrake na parang dipindot lang eh. Meron akong nakapag-nagamit na ganun. Always handbrake kasi hindi mo masabi. Halimbawa, hindi mo na-i-park. Okay, na-i-park mo, medyo... Meron kasing minsan may galaw pa eh. Oo. Diba? Lalo pag ang parking minsan pataas. Yung patirek. Oo, patirek. May ganun. Kaya kailangan mag... Handbrake. Mag-handbrake ka. I-add mo yung handbrake. So yan, mga ganyang klase yan. Simbawa yan, mga ganyan. Dapat medyo bagal ka ng konti. Ganyan, papasok sa kalsada. Misa kasi may sumusulpot talaga na hindi natin maipaliwanag. Oo. Anong kailangan kong gawin? Alam mo ibig sabihin ng P na yan? P.
Ibig sabihin ng P, tuloy mo. Ang ibig sabihin ng P is payaman. Payaman, ayun. Kasi siyempre pag nagda-drip ka lang, dapat always take long of hard track no, na hindi ka makakabangga. Tama. Yan. Ako naman. Siyempre, driver thoughts yan eh. Dapat ina-attract mo na sana sa araw na to hindi ako makabangga. Sa araw na to ay may hatid mo pa sa aero. Kaya pag nakita nyo, yung P sa sasakyan nyo, ibig sabihin yung payaman. Payaman. Lahat. Nakaprogram na yun dyan sa lahat ng sasakyan. Payaman yan. Payaman yan. Makikita nyo sa vlog ni Boss King, nandun kami, nandun ako. Pumunta kami noon ng Mauban, Quezon. So, yan, ito sa vlog ni Boss King yan. Ngayon nga nakwento ko, galing kami sa Mauban noon that time. Kasi nabigay kami ng mga kapote para sa mga estudyante. Kasi panay-panay ang ulan nun eh. Okay. Ah, parang charity rides. Charity rides. Ganun kasi ginagawa rin namin, pumunta kayo sa mga liblib na lugar. Ako kasi di pa ako nag-moto-vlog noon. Ginagawa lang namin, charity rides kami, pumunta kami sa mga liblib na eskwela. Tapos bibigyan namin ng mga notebook, mga payo. Minsan pa, minsan mga ride for a cause. Kunwari, ride for a cause, yeah. May mga kunwari may naghahanap ng tulong, yung mga may batang may kailangan ng ano, gamot. Gagawin namin yung rides na 'yon, may bayad. Kunwari ambagan kami. May entrance. May entrance, so magpa-magre-register ka ₱50, goods na 'yon. Yung in-entrance mo, may pupuntahan naman. Oo, nag-ride, nag-enjoy ka na, nakatulong ka pa. Oh, 'yon. 'Di ba? Ganun yung mga trip namin sa Lawag, yung mga ride for a cause, charity rides. Pag ganun. Mga ride, nakakabis talaga. Sa amin din, nila Boss King, nila Juni Boy, iba yung experience talaga eh. Pag nagra-ride, siyempre feel na feel mo yung halimbawa pag napapadaan kayo sa mga mapuno, palayan. Oo, oh, parang adventure lang, no? Kayo, mga kagrupo mo. Oo. Di ba, nagbabi-aybe kayo. Di ba iba yung pakiramdam eh? Kahit na sobrang layo ng tinakbo nyo, pero baliwala lang sa'yo. Baliwala yung ano, yung pagod. Kasi iba yung enjoy yun eh. Kayo, enjoy, ang dami nyo. Yung, pero iba yung feeling eh, pagka yung adrenaline kasi na. Okay. So yun lang nga, salamat sa pagsama sa amin. Siyempre, ayan. Mga kwentuhan. Kasi tinuro ko lang muna kay Bae yung tutorial. Pero sa kung saan-saan napadpad yung story natin eh, dami ng pagkwentuhan eh. Sarap kasi pag may napagkukwento. Oo, oh, sarap ng kwentuhan. Hindi lang, siyempre, hindi naman talaga ako driver instructor. Ba, kung ano yung mga kaya kong i-apply. Parang ano lang yan eh, panganay sa bunso eh. Oo. Tutungo ka ng mga experience mo bilang panganay sa bunso mo kapatid. Para kahit papano, ang tawag doon is paggabay. Paggabay, tama. Yan. Habang pandemic pa lang ngayon, makipagkwento mo kayo sa airpot nyo, kuya nyo, na driver. Kausapin nyo na, no? Awa, kuya, gusto kong mag-drive eh. So, bigyan mo ko ng tips. Kung ano yung mga pwede kong gawin. Yung mga ka... Siyempre, huwag naman magtuturo ka ng puro good side lang. Baka, Para alam niyo paano siya mag-a-adjust. Halimbawa, pag nakabangga ka, anong una mong gagawin? Oo. Mga ganon. Ito, binigay ko kay Bae, mga technique lang, mga simple lang to, actually. Pero, magagamit niya naman tayo. Para sa next vlog, driving lesson driving na, actual level. Na. Oo. Pero, inuulit ko, hindi ako driver instructor, wala akong karapatan okay, na i-claim na driving. Kumbaga, yung knowledge na nalalaman ko, tuturo mo lang sa akin. Tuturo ko lang sa'yo. Pero, siyempre, iba pa rin pag nagpaturo ka sa driver instructor talaga. Okay. So guys, payo ko sa inyo, keep safe palagi. Ayan. At wala, importante, dapat hydrated, may tubig tayo. Naminom ng vitamins, matulog ng tamang oras, huwag na magpuyat. Para hindi mainit sa ulo. Para hindi lagi iwas road rage. Iwas road rage. Tapos kung hindi naman kailangan lumabas, huwag na lumabas. Kung wala naman kayong business yan. So salamat sa pagtambay sa amin, Aliin Valley Out. Dislikers number one! Number one! Inaabon ko ang 5 million subscriber. Ready ako kayo. Mag-subscribe na kayo sa akin. Sa 5 million na yan. Yan para lagi tayong masaya. Ayan. Subscribe na at good luck sa inyo. Power, peace. Masagat sa sisay mo sa gansa.